Soundcheck. So, welcome back guys sa ating channel. So, ngayon pag-usapan natin si Dito. Dahil super maraming nanga-hype dito. And at the same time, marami ding basher as well. So, ano nga ba ang pinapakita ni Dito sa weekly chart? Kasi, hindi tayo pwede guys mag-assume basta-basta sa lower time frame kung di natin makikita yung big picture, especially sa weekly chart at monthly chart. So pag sinabing big picture, titingnan natin yung talagang trend ni Dito, no? And sa part na to, so gumamit tayo ng Ichimoku cloud. So ito yun. So we have here 3 moving averages, si blue line si 50 day moving average, si green line si 100 day moving average, and si green or si red line si 200 day moving average. So sa part na to, marami tayong key points na pag-uusapan. Number 1, yung support and resistance natin. So right now, kung papansinin natin, very bullish si Dito. So noong March 2020, so nag-bottom out si Dito. Okay, around here. Then kung susukatin natin yung naging price increase niya from here, around here, no? So wait lang. Oops. So yak-yak natin siya. So from here, tapos hanggang dito ngayon, right now, is almost 380%. Or sabihin na natin 400%. So, kulang na lang ng konti, no? So, kung papansinin natin, walang gaano sell-off na nangyari. Ang pinakamalaking sell-off na nangyari is noong June 2020. So, sa part na to, kasi na-hit na yung resistance niya. So, almost 35% dito, guys. And right now ngayon, ayan sa ating weekly chart, is nag-breakout na siya rito sa 100 day moving average, which is good. And at the same time, so 2 consecutive green candle, ano, na nag-close dito sa ating cloud, above the cloud guys, take note, above the cloud. Pero syempre pag-uusapan natin yung bearish at bullish scenario kay Dito. So hindi tayo pwedeng maging one-sided, ano. So sa part ng bearish, kung papansinin natin yung black line na to, so pa diagonal, this is the hard or pinakamatigas na resistance niya ni Dito sa diagonal. Okay? So, mag-drawing tayo or ayan, bilugan natin. So, from here, first touch, second touch, and yung third touch is here. So, right now, andito na tayo sa major diagonal resistance. And look guys, ano nangyari after nun? So, sa first touch niya, sell off. Okay? Second touch, saan? Ito yun. Very strong sell-off. It consists of series of ayan, lower lows and lower highs. So meaning pag gaganon, lower lows and lower highs, bearish yung trend guys. Okay, and sa part na to, so wala pa naman tayong confirmation from here kasi wala pa nga tayong bearish candle na nakikita. Okay? Pero possible na siya ay magkaroon ng breakout at possible din guys na siya ay magkaroon ng sell-off. So, hindi pa natin alam kung sino ang mananalo between the bears and bulls. So, sa part na to, ayan, wait lang. So, burahin muna natin and ayan. Kung papansinin natin guys, nasa
strong resistance na tayo sa diagonal. So yun yung first key point natin. And yung second key point for the bearish side is ito, yung horizontal resistance natin. So take note guys, mas matigas yung horizontal compare sa diagonal. And kung titignan natin dito, so bibilangin natin yung mga touches niya rito, no? So ito yung first, we have here second, third, okay, fourth, and right now we are here, fifth. Okay, so this is very serious guys. So meron tayong confluence both sa diagonal and horizontal resistance. Then yung third key point natin for dito, ayan, since ang pinag-uusapan natin is bearishness of dito. So sa part na to, kung papansinin natin yung cloud, so etong part na to, so merong line dito na flat line, kung papansinin nyo. Ganyan siya, no? Ganyan. So meaning guys, pwede natin kasing gamitin yung cloud or yung tinatawag nating Ichimoku as support and resistance. And right now, pwede natin siyang gamitin as confluence for the two key points natin as bearish. As bearishness ni dito. Okay? So sa part na to, tignan natin. Ayan. So ito yung third key point natin ng pagiging bearish ni dito. So una, ito. Yung diagonal resistance. Second, yung sa horizontal resistance. And yung pangatlo is yung ating Ichimoku cloud na nag-create ng flat line. Okay? So na-hit na yun guys. Then, ano pa? Ano pa yung nakikita natin dito? So, sa part na to kasi, kung papansinin nyo, so, this red line is the 200-day moving average. Then, si blue line, eto, si blue moving average, which is the 50-day moving average. So, nagkaroon ng bearish crossover. Pero, take note guys, possible, no? So medyo magkalapit lang sila. So possible na mag-flip ka agad or magkaroon ng sell-off. So di pa natin alam. Bakit? Kasi yung mga indicator na to guys is ano yan? So ano nang tawag doon? Nakalimutan ko na. So laging indicator, ayan. Pagka sinabing laging indicator, meaning sumusunod lang siya sa price action natin. Yung price action is nakikreate between the buyers and sellers. Kaya umaakyat yung price dahil sa demand. Kaya bumababa yung price dahil naman sa mga sellers. And right now guys, so tignan natin kung makakapanik. Pero dati sabi ko, sa mga previous vlog ko kasi I think nung huling vlog ko nung July pa eh. Pero right now eh, kung titignan natin dito, so ito yung huli kong vlog eh, kay dito ito. So nakakita tayo dito ng maliit na inverse head and shoulder pattern. So this is it. So, ito yung neckline, guys. Tapos, ito yung left shoulder. Then, yung head, ito. Okay. Tapos, ito naman yung right shoulder. Ayan. Okay. So, very evident, this one is nag-break out. So, normally, pagka breakout nyan sa neckline, it's either inverse head and shoulder pattern, cup pattern, double bottom pattern, cup with handle pattern, or kahit anong pattern pa yan. Basta nag-break out guys sa neckline. So ito guys yung neckline natin. Once na mag-break out, so ang kasunod niyan pagka na-hit na yung resistance, magkakaroon ng retest yan sa
previous resistance niya. So ang previous resistance natin na tinutukoy dito is yung neckline, guys. Kaya possible na siya ay magkaroon ng sell-off. Okay? So ang first target natin for sell-off is around here, malapit sa 4 pesos kasi meron nga tayong confluence dito na support with the cloud. At kung papansinin natin, may flat line dito. So ito yun, no, flat line. Ito, flat line. Okay? So yun, guys, yung first target natin for sell-off. If ever, guys, na magkakaroon dito ng bearish reversal candle pattern, so possible dito tayo hihinto. And yung second natin na tinutukoy is ito. Yung retest nga sa kanyang previous resistance, which is here. Sa part na to, dito siya. Okay, around 3.6 pesos. Okay, so di natin sinasabi na ganyan yung mangyayari. Yung possibilities lang based sa kanyang chart. Okay, so ano pa yung nakikita natin dito? So sa part na to, okay, burahin muna natin to para mas maliwanag ang ating explanation. So sa part na to, kung titignan natin, downtrend pa rin, still series of lower highs. Okay, so ito nga, kung uulitin natin, ito yung first high, tapos sinundan ng lower high, sinundan ng lower high. Okay, so sa part na to, meron tayong nasilip na panibagong trend for dito. And sa part na to, eto siya. So eto yung left shoulder, tapos eto yung head. Super laki, guys. Take note, napakalaking head na to, no? Ultra head, big head, guys, yan. And possible kung meron tayong left shoulder, so hindi naman pwedeng putol yan, ano? Walang right shoulder. So possible magkaroon muna tayo ng right shoulder. So hindi natin alam kung hanggang saan, ano, para sa bearish scenario kay dito. So possible dito, no, sa may second target natin dito, kasi meron tayong confluence with the cloud. So ito sa first support and at the same time sa may second support. Ayan. So tignan natin kung magpe-play out. If ever na hindi, so syempre magiging bullish. If ever man na maging bullish si dito, dapat makapanik dito yan, no? Sa ating horizontal and diagonal resistance. So sa ano naman, sa mga indicator natin, we have RSI, MACD, and OBV. Yan. So unahin natin si RSI, guys. And sa part na to, kung papansinin nyo, nag-breakout na siya, no? So we have here 3 touches. Sana ba yun? Ito. So ito yung first, second touch, and third touch. And sa fourth touch, guys, is ano, guys? Nainip na siya. Kaya, ano nangyari? Nag-breakout na. And right now, ngayon, is ultra hype na tayo, no? So bakit ko nasabi? So sa part na to, kasi wala pa tayo ganun nakikitang sell off dito sa part na to since nung July 27. Okay, and right now overbought na tayo. Pagka overbought, guys, too much hype na to, no? And we need a some breather. Ayan, pag sinabing breather, dapat magkaroon naman tayo ng taking profit or sell off na tinatawag, ano, since overbought na tayo, guys. If ever na siya ay tataas, it's a bonus na lang. So hindi natin alam kung hanggang saan ang itataas pa ni dito, since ang tinitignan natin is weekly chart. Take note, guys, nasa weekly chart tayo, wala tayo sa daily time frame, at mas wala rin tayo sa intraday time frame, like sa early chart.
Okay? So sa part na to, if ever man na tumaas, bonus na lang, no? And more likely magkakaroon to na sell-off. Sell-off muna, tapos possible baka meron pang ano to, no? Isa pang rally upside. Ayan. To make a bearish divergence pattern. So sa part na to, wala pa naman kasi. Kaya pwede mag-sell-off muna tayo, tapos bounce. Then for MACD, so too much hype din to. Since nung nag crossover siya rito, which is bullish, noong April, ano ba to, 6, okay, around here. So wala pa tayong nakikitang bearish crossover, no? So super bullish si dito sa MACD. Pero right now, so delikado na to. Pero kung papansinin natin, so nasa territory na siya ng bulls, no? So ito'y tinatawag nating bullish area, tapos ito yung bearish area. Okay? So kung bibili tayo, siguro maghintay-hintay muna tayo, no? Dito kay dito. Based dito sa weekly chart. So hindi ko sinasabing talagang bearish to, no? Kasi there's a possibility rin naman na umakyat pa to bago mag consolidate. Then for OBB, grabe guys. Ayan, no? So kung ito 'yung pag-uusapan natin, kung volume lang din, kung demand lang guys 'yung pag-uusapan dito sa third tail ko na to, eh wala na tayong masasabi rito, guys, no? Bakit? Kasi kung titingnan natin si OBB, 'yung kanyang volume talaga nag-breakout siya, no? So this is the new time high or all-time high na tinatawag, no? So since nung June 22 ba to? 2020. So nag-breakout siya ron. And right now hindi natin alam kung hanggang saan papunta to si dito. No? Hanggat may nanga-hype, hanggat may bumibili, hanggat maraming optimistic sa market, so still possible tataas pa to. Pero take note guys, yung sa negative side. So wala tayong nakikitang resistance dito, no? So sky is the limit. Pero yun nga lang guys, pagka kasi all time high na or new time high sa part na to, normally nagko-consolidate yan sa strong support. So sa part na to, sambay strong support dito kay dito. So ito yun guys, yung previous all time high niya around here. So kung magko-consolidate man, so dito yun, no, sa part na to. And take note guys, for example, nag-consolidate niya at hindi nag-hold dyan. So yun ang delikado, no? Kasi kung papansin niyo, medyo malalim yung ahabulin na to sa support. Okay? So titignan natin dito sa diagonal, meron ba? So hanapin natin. Okay, around here, medyo malayo nga guys. Then sa horizontal, around here naman. Ayan. Okay, so tignan natin which is which. Sa part na to, maghintay muna tayo, no? So sa bullish side naman, if ever lang, no? If ever, kasi possible pa rin naman eh. If ever guys, natataas pa to, possible eto. Yung next resistance natin dito, so meron tayong confluence with the cloud sa 5.5, malapit dito guys, no? 5.5 pesos. Okay, around here. So tignan natin kung baka kapanik. Ayan. Then tignan natin sa daily chart. Ayan. So, eto guys yung tinitignan ko, no? Ayan, sa part na to kasi, kung papansin ninyo, may nagbabadya na. Ayun, no? Ayan. Pero tignan natin kung siya ay
masusustain dyan, ano? Or kung magkaroon nga na sell-off, ayan, sana na. Hanggang dito lang. Ayan, sa part na to. Then dito sa RSI, excuse me, inuubo ako guys, pero wala akong COVID, no? Wala akong COVID, guys. wala talaga. Ayan. Oh guys, wala akong COVID. Talaga naubo lang ako. Ayun, nawala. Ayun. So sa part na to kasi, kung papansinin natin, overdue na to. Si dito, ano, overhype. Hindi na siya overhype, overdue na. Ayan. So bakit? Kung papansinin niyo, overbought na to. So nag-extend na siya ng so 1 and 2. 2 times, so, no? Ayan. So possible magkakaroon tayo ng sell off dito. Ayan. Sell off soon. Coming soon, guys, no? Bakit? Kasi hindi naman pwedeng palaging andyan niya sa overbought, no? So syempre, sabi ko nga kanina nung nasa weekly chart pa lang tayo, kailangan ni dito ng breather. Sell off, guys. Ayan. Healthy consolidation if ever na si dito talaga i-bullish. Since hindi pa naman nababasag talaga yung ating trend. Bearish trend, no? Kay dito. And dito kay MACD. So super taas na din, guys. Gravy na to, no? Ayan. So kulang na lang yung chicken kasi may gravy ni. Gravy na to, guys. Gravy na yung taas. Ayan. So anyway, kung may gravy, so tignan natin kung may chicken mamaya. De joke lang. Ay, naglalag. So sa OBB natin dito, tignan natin kung may chicken. May chicken kaya rito. Ooh. So sa part na to, sa daily chart, ayan, siya ay nag-break out. Pero right now na sell off pa to, eh. Ayan, no? So eto yung first, tapos second, tapos break out dito sa third, ano? Pero sa horizontal, so tignan natin kung saan. Okay. So saan ba? So yung support natin dito, around here. Dito, guys. Support. Then yung resistance. So around here. Okay, so wala naman tayong nakikita doon sa gawiran. Ayan. Okay. So possible pa nga makaakyat to. Pero more likely sell off na nga, guys. Kasi nga overdue na. Overdue. Gravy. So right now wala pa tayong nakikitang chicken dito, no? Gravy pa lang, guys. So yun lang siguro for this video. Kaya ako gumawa ng video is na-miss ko ng mag vlog about sa stock market. So see you tomorrow. Bye bye.